Sa video na to, usapang STEM naman tayo. Pag-uusapan natin yung tungkol sa STEM ng bike. Yung iba't ibang klase ng STEM, yung mga sukat-sukat at specs. Para hindi ka magkamali ng bili ng STEM kung sakali na magpapalit ka. At kung ano yung magandang gamitin na STEM para sa bike. What's up mga kapadyak? Ako ang kapadyak niya na si Ian. Kung bago ka sa channel na to, gumagawa ako ng mga Tagalog bike related videos. Kahit ano, basta tungkol sa bike. Kaya kung hilig mo lang magbike at masaya ka lang manakakapadyak, para sa iyo yung channel na to, subscribe na para maging certified kapadyak ka na din. STEM ang tawag sa ganito na nasa bike. Ito yung humahabak sa manibela o handlebar ng bike na nakakabit din sa steerer tube ng fork. Depende sa setup ng STEM, may epekto yun sa kung papaano yung magiging handling ng bike, ang comfort mo sa bike o overall na ride experience natin sa bike. Iba't iba yung itsura ng stem eh, pero yung ganito yung style na common na makikita mo sa mga bikes ngayon. Yung ganitong klase naman ng stem, ito yung old school. Makikita mo to sa mga lumang bikes, retro bikes, o yung mga classic bikes. Sa mga bagong bike na mabibili na mumurahin, yung tinatawag na standard, ganito din yung style ng stem na nakalagay. Kung totally beginner ka at bibili ka pa lang ng bike, maganda kung iiwasan mo yung mga bike na naka-coil stem na tulad ng ganito. Isa pa palang style ng makalumang stem ay yung may dalawang bolt sa unahan. Hindi din ako fan nun. Madami na naman na kasing mga budget bikes na ganito na yung style ng stem. Meron pang ibang klase ng stem eh, parang new tech lang kung tawagin na nilalabas ng mga iba't ibang brands ng bike. Specific naman yun sa bikes lang nila. Sa ibang video na lang natin pag-uusapan yun kung meron mga interesado. Tatlo yung common na materials kung saan gawa yung mga stem ng bike. Steel, alloy, at carbon. Common yung steel o bakal pa na stem sa mga murang budget bikes. Isa kasi yan sa compromise ng mga budget bikes eh. Ginagawa ng mga suppliers na bakal yan para mas mura nila mabenta sa masa. Pag bakal, kinakalawang yan at diyamok na medyo may kabigatan. Pero konti lang. Alloy naman, mas magaan at hindi na kinakalawang. Yung carbon, mas magaan pa kaysa sa alloy. Mahal nga lang din. Meron mo palang isa, yung titanium. Mas mahal din yun. Kung ano yung mas maganda sa mga to, ang yung titanium na yata eh. Pero depende yan sa budget mo at sa trip na setup na gagawin mo sa bike mo. Pero kung ako yung tatanungin, alloy lang na stem, pwede na. Kung may budget kayo para sa titanium o carbon na stem, go lang. Itong stem, akala mo simple lang pero may mga sukat-sukat din yan. Kaya kung magpapalit ka ng stem sa bike mo, consider mo din yung mga to para tama at compatible yung mabibili mo na stem sa bike mo at sa paggagamitan mo. Clapping size, kung gaano kataba yung kayang hawakan na handlebars ng stem. May iba't iba din kasi nataba yung para sa clamping ng handlebars eh. Merong hindi oversize yung pang medyo mapayat na bars. So oversize naman, meron din iba't ibang sukat eh. Yung isa, common yung saktong taba lang. Yung isa naman, sa mga pang-aggressive na setup ko nakikita, halimbawa, yung ganitong stem, pang matabang handlebars yung kasya dito. Hindi mo pwede gamitan ng mapayat na handlebars kasi maluwag siya. Yung mga ganitong klase ng stem na nabibili, may kaparehas na siya na bar. Kaya importante na alam mo yung clamping diameter ng stem na kailangan mo at nang bibilin mo. Dapat tugma sila. Sunod naman yung haba ng stem. May iba't ibang haba yan kung ilang millimeters. Depende sa paggagamitan mo, sa bike mo, at sa trip mo na gawing setup sa bike. Sabi yung gitna dito. Doon sinusukat yung haba. Pero madalas may naka-print na sa stem kung gaano siya haba. Itong haba ng stem may epekto to sa handling ng bike. Kapag maiksi yung stem, medyo malikot ang feedback nito o yung parabang magalaw. Pero mas madaling iliko. Common na setup yung maiksi na stem sa mga aggressive riding na mountain bike. Dahil maiksi lang yung stem, konti lang yung effort na kailangan mo gamitin sa pagliko sa mga technical trails. Ganyan din sa pag-brace ng handlebars na kailangan na kailangan, lalo na kung nagtitrails ka. Pababa ka, sobrang uneven ng terrain para mas steady mo yung hawak mo sa manibela. Less effort lang kailangan mo kasi short stem. Common naman yung mahaba na stem sa mga road bike na setup. Kasi mas mahaba, mas nasiship yung weight ng rider sa unahan na nakaka-contribute daw sa pagiging mas responsive ng bike na parang feeling mo mas mabilis yung bike. Plus na din yung aero position kasi naka-bend yung likod mo eh. Kapag mahaba din yung stem, hindi malikot yung manibela, lalo na sa high speed. Hindi siya magalaw na parang lumalaban na kailangan mo pa ng dagdag na effort para lang pigilan yung galaw ng drop bars. Mas stable yung ride, lalo kung naka-road bike. Hindi naman din kasi ganun ka-wide yung bars na gamit ng mga road bike eh. Kaya ang feeling dun, malikot yung manibela, pero kailangan lang pala tama yung haba ng stem. Meron ding angle yung mga stem. Kung naririnig mo yung positive, negative, dito yung sa stem. May degrees kasi ng pagkaka-angle yung mga stem. Karaniwan dito, nakasulat na din sa stem. Yung positive o negative naman, depende na lang yung sa orientation na gagamitin mo sa bike. Positive kung nakapataas yung stem, negative naman kung nakapababa. Meron ding 0 degrees eh. Yun naman yung straight lang. Ito, depende na lang sa rider kung ano yung mas prefer niya na setup. Pag nakapositive, mas relax yung position sa bike
kasi mas upright. Kapag naman naka-negative, yun, mas aggressive ang mga kumakarera. Kasi lagi kang naka-attack position. Kaya lang, depende sa rider kung kaya niya i-sustain yung aggressive position na hindi ganun ka-comfortable. Depende talaga sa flexibility ng rider yun. Ito naman yung iba pang mga bagay na tungkol sa stem. Karaniwan, may grasa yung stem bolt. Ito pala yung tinatawag na stem bolt. Kaya daw ito ginagrasahan para mas swabe yung pag-tread ng bolt. Hindi masira basta-basta yung tread. Meron ding tread lock na yung kulay blue na karaniwan nasa dulo ng... Para naman yun hindi basta-basta lumuwag yung stem. May nakasulat din na NM sa stem o Newton meter. Ito naman yung specs kung gaano kahigpit mo pwede higpitan yung stem bolt. Kailangan mo gumamit ng torque wrench para dito. Importante yun, lalo na kung carbon yung stem mo para hindi mo masira. Hindi ka mapasobra ng pihit. Ang technique daw dyan, pihitin mo lang ng pihitin hanggang sa may marinig ka na crack. Pag nag-crack na, balik mo ng 1/4 na ikot. Okay na yan. Dito to. Karaniwan din pala sa mga stem bolt, bakal pa, kinakalawang. Mura lang din naman yung stem bolts. May nabibiling stainless ata o alloy nito. Yun yung hindi kinakalawang. Kung mayaman ka, titanium bolts yung gamitin mo. Ingat din kayo na huwag mabilog ng allen yung slot nito. Isihan nyo lang yung mga pihit. Tapos, one last tip, once a while, i-check nyo kung maluwag na yung stem bolt sa stem nyo bago kayo mag-ride. Ano nga po yung magandang gamitin na stem? Mahirap sagutin yan eh. Depende kasi yan sa'yo. Kung ano yung mas trip mo. Kung gaano kahaba yung gusto mo. Kung ano yung masasarap ang kanina gamitin. Teka, parang pangit pakinggan. Depende sa rider kung ano yung swak na stem na para sa kanya. Paiba tayo eh. Yung trip ko, baka hindi mo trip. Yung komportable sa akin, pwedeng hindi rin naman komportable sa'yo. Kung alin yung stem na mas magiging komportable ka sa bike, yun na. Piliin mo yun. Wag lang dahil sa forma o nakikiuso pa o trip lang na magpalit para lang masabing may pinalitan sa bike. Consider mo din kung ano yung bike na ginagamit mo, kung ano yung setup na tama para dun. Huhulihin ka ng bulis pag nag-short stem ka sa road bike. O kaya, nagmahabang negative stem ka sa downhill aggressive bike. Para malaman mo yung swak na stem sa'yo, sa bike fitting mo yun makukuha. Kaya lang, mahal lang magpa-bike fit. Hindi lahat kaya gumastos para dyan. Para sa atin na pang tamang padyak-padyak lang, apaan na lang. Sa una, yung sa bike, hindi talaga komportable eh. Sa una, pag bago ka palang magsisimula mag-bike. Ganun talaga. Pero sa katagalan, mag-a-adapt din yung katawan mo dyan. Makakasanayan din. Ang magandang balita lang, hindi naman sobrang mahal ng mga stem. Kaya, isa to sa mga madaling palitan sa bike. Madali lang din ibenta kung sakali man na hindi mo pala trip. Testing ka lang ng testing hanggat sa makuha mo yung swak na stem para sa'yo. O nga pala, ngayon nagpapalit ulit ako ng stem sa CX ko. Medyo naiiksyan na kasi ako. Kaya ganito yung setup ng CX ko kasi kapag itong spacer na to, nalis ko, sobrang may baba niya. Hindi na ako komportable pag ganun. Sobrang shadow ang nakaganun sa bike. Hindi ganun kalakas yung ano ko eh, yung core ko, yung upper body ko. Hindi kayang ganong position. Mas gusto ko pa rin yung medyo relax pa rin kahit paano para masarap gamitin sa mga long rides. Itong ipapalit ko, mas mahaba ng konti. Pero hindi na sobrang negative 17 degrees. Subukan naman natin to. Nakita ko lang to sa bike demo day ng 300. Kaya binili ko. Sa MTB ko naman, ang gamit ko, hindi sobrang haba na stem, hindi din sobrang ikli. Tama lang. Dito naman sa MTB, mas priority ko ang comfort kesa sa aggressiveness o speed. Hindi importante sa akin kung magiging mabilis ba ako sa bike. Mas mahalaga sa akin na komportable ako na sakyan yung bike. Yung walang sasakit sa katawan ko, kahit anumang klase o gaano man kahaba yung rides. Yun lang yung sa akin ha. Kayo, anong gamit nyo na stem setup sa bike nyo? I-post nyo nga yan sa comment section sa baba. Share tayo para makakuha din ng idea yung iba. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng video, yung mga usapang bike parts. Comment kung may tanong kayo, request or suggestions, post nyo yan sa comment section sa baba. Pag-uusapan natin yan. O kung ano yung gusto nyo na i-topic natin sa susunod, sabihin nyo lang. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong ganitong klase ng video na i-upload. Kita-touch na lang sa mga susunod na videos. Batian na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak. Na-edit ko yung video, hindi pala abot ng 10 minutes. Kaya, babayin natin. Sa YouTube, kailangan pabayin yung mga videos ng lampas 10 minutes para maraming ads yung lumabas. Kasi, skip nyo din naman kasi. Pasensya na mga kapadyang, hindi, at tagal ko hindi nakapag-upload. And yun na yung busy lang kasi. Musta kayo? Namiss ko kayo. Meron kasi akong ibang pinagkakabalaan ngayon. Meron akong project na ginagawa. O parang tinatrabaho. Kasi bukod naman, bukod sa paggawa ng YouTube videos, meron din akong trabaho eh. Mas priority ko yun ngayon kasi siyempre YouTube, hindi naman ganun kalaki kinikita sa YouTube eh. Kaya yun muna, sa mga curious at magtatanong kung ano yung ginagawa ko, gumagawa kasi ako ng mga website. So kung may magpapagawa sa akin ng client ng website, yun muna yung inuuna ko. Eh ngayon, meron akong mga projects. Siyempre, December, kailangan natin ng ano, yung kailangan natin ng konti kita, kaya yun muna yung gagawin natin. Nakasundot lang ako ngayon ng ride kasi
tiniram ko tong bike na to. Yan muna yung gagamitin ko ngayon December. Mamaya na ulit ako magbibideo kasi ayaw ko magbideo pag ganitong ganito sobrang dami sa sakyan. Para hindi ka masyadong makalanghap ng mga usok, alikabok ng mga sasakyan, makakasabay mo sa daan, kaya magamit ako ng ganito. Mag-aalasin ko na, maubusan ako ng liwanag, wala kang bang ilaw, kaya tatawin na uli natin para hindi na ako makapag-vlog. Malapit na rin naman, pababa na to, tapos konting bajak na lang, tapos puro flats na makawin tayo. Ako muna tayo sa jungle mo bago tayo maubusan ng liwanag. Bugna yung araw eh, 5:30. Hindi, mga 5:20 daw yung sunset, sabi si cyclo computer ko. Pero 5:20 lang. Kundi na lang, heads out, Tigas extension, Kainta. Grabe yung traffic, tapos Teresa, grabe din yung traffic, sobrang traffic. Doon yata yung pinakapangit na lugar na magbabike ka. Grabe! Naging average speed ko lang doon, 5 kph.